continue lang natin yung DOTR. Kung saan. Okay. Okay na? Okay na tayo. Live na tayo, ah. Ayan, inayos ko lang yung ano. Ay, mga katropa, naputol tayo. Eh, biglang nawala ng kuryente. Nakasaksak sa wifi yung ating connection. Kaya gano'n, no? So, ngayon, kanina, mga katropa, pinag-uusapan natin yung ABS-CBN. Ating i-summarize lang, ano? Na itong ABS-CBN, ito ay instrumento ng panluloko, pag-brainwash at pag-indoctrinate sa mga Pilipino. Na yung pag-i-indoctrinate at pag-brainwash nila na si Ninoy ay hero, si Cory ay santa, at si Marcos ay masama, si Marcos ay mga yung violator ng human rights. Dahil yan sa panluloko nila na yan, ay kanilang nagawang pagsamantalahan ang mga Pilipino, ginawa nilang mga bobo ang mga Pilipino upang ang kanilang mga pagsasamantala sa bayan ay hindi mahalata. Para nakalutang palagi, palaging niloloko ang mga Pilipino, si Marcos masama, Marcelo masama, violator ng human rights kanya. Para yung kanilang pagnanakaw dito sa kabilang kamay, nakagaya ng pagkuha nila ng Meralco, ng ABS-CBN, ng mga toll gate, no, ng tubig, lahat 'yan ay ginawa nilang panluloko sa mga Pilipino upang hindi mahalata yung kanilang mga ginawang pagsasamantala. So ano nangyari? Dati ang kuryente, ang tubig, ang toll gate, ang operations ng mga highway, lahat 'yan ay nasa pangangalaga ng estado. No, ang ibig sabihin, they are all state-controlled and state-managed. Ang ibig sabihin, walang pribado kumpanya na nagpapatakbo ng mga bagay. Sapagkat yan ay public utilities. Ano nangyari nung magkaroon ng EDSA 1? Lahat ng mga importanteng public utilities ay pinamigay ni Cory, no? Yan ang kagagawa ng EDSA 1. Kaya nung binigayan sa mga oligarko, naghirap ang mga Pilipino sapagkat ang taas-taas ng kuryente. Sa halip na maibili ng pagkain, gamot, edukasyon, pagbayad sa tuition, napupunta sa kuryente, napupunta sa bayad sa tubig, napupunta sa gasolina, napupunta sa toll gate, ganyan. Ang gasolina, bakit mahal? Kasi nga, ang petron, binenta nila. No? Dati yan ay pag-aari ng gobyerno. Ngayon, yan, ang lahat ng panluloko na yan, lahat ng pag-brainwash sa mga Pilipino upang tayo ay lalong lukuhin at talagang gawing bobo ng mga putaragis ng mga Aquino at mga liberal party na yan, yang ABS-CBN. Dahil sila ang bumubomba sa isipan ng mga tao na masama si Marcos, masama ang Marcelo, hero daw si Ninoy, yung putang inang Ninoy na yon, no? Santa daw si Cory. Kaya ang nangyari, naloko tayo. Naloko ang mga Pilipino. Kaya mga Pilipino ngayon ay mga modernong alipin. No? Nagtatrabaho tayo para may maibayan sa kuryente. Nagtatrabaho tayo para maibayan sa tubig na dapat sa atin ay Estado ang namamahala. Nagtatrabaho tayo upang maibayan sa mga mahal na tuition, mahal na mga bilhin kasi lahat nagmahal dahil sa kagawa nila. No? Yan ang panluloko na ginawa ng ABS-CBN. Kaya hindi dapat bigyan ng pratisa yan. No? Ang dami nilang niloko. Bukod pa doon sa mga story na dapat pala ay gobyerno may-ari niya, tapos hindi nila binayaran yung mga fasilidad ng gobyerno, marami pa iba. At di lamang yun, yung mga utang nila, isipin nyo, yung mga utang nila, bilyon-bilyon, tapos inira-write off, ang ibig sabihin, meron silang utang sa gobyerno, sa DBP, at iba pang mga banko. Ang nangyari, yun ay binura noong panahon ni Cory Aquino, noong panahon ni Noynoy, sapagkat siyempre, magkakasabwat sila eh. Yun. At sa kanilang panluloko na yun sa mga Pilipino, ginawa nilang
para ma-divert, no? Para hindi mapuna ng mga Pilipino ang mga panluloko nila. Palagi nilang binobomba ang mga Pilipino araw-araw, oras-oras. Si Marcos masama, si Marcos magnanakot, si Marcos human rights violator, kung ano-ano mga dintang ang ginawa nila kay Marcos. Yung pala, sila yung mga walang ya, sila yung mga nagluloko, na ang epekto ng panluloko nila ay hanggang ngayon ay nararamdaman natin. Nararamdaman natin. Dahil sa kagagawa ng mga Aquino-Aquino, ng mga peke na hero, yung mga putang inang yan. No? Ngayon, napag-usapan din natin yung DOTR kanina, na despite all their efforts, sa kabila ng kanilang mga ginagawa, ay sinasabi para nila anti-poor sila. Kailan ba naayos ang mga trend? Di ba itong panahon ni Presidente Duterte, itong panahon ng pamamahala ni Secretary Artugabe, itong kailan naayos ang MRT na sinira-sira nila noon ay pagkatapos sila pagkakitaan ng daan-daang milyon. Di ba ito rin panahon ni Presidente Duterte at sa pamumuno rin ni Secretary Artugabe? Ano nangyari, di ba? Yung mga hinahatin nila sa probinsya na na-stranded dito, yung mga estudyante na hinahatin nila sa probinsya dito, yung mga frontliners na nagpupunta ng ospital na nung una, walang masatiyan na, DOTR ang gumagawa ng paraan niya. Anti-poor pa rin sila, ha? Yan ang bintang kasi sa kanila ng Smartmatic Senator na si Risa Montivero. Isipin mo, ha? Anti-poor pa ba yan? Ang pila sa MRT noon, grabe, napakahaba. Dahil nga kasi sira-sira yung mga MRT sa kapabayaan nila ngayon. Nung maayos lahat yan, nakabili pa ng mga bagong bagon, anti-poor pa rin, mapabihira naman. No? Nakakainit talaga ng ulo. Kaya itong mga liberal party na ito, yung mga ito kagaya nila ay Risa Montivero sa mga komunista. No? Oh. Ang isa pang nakakainis dito, itong inis na inis ko sa bagay na ito. Ngayon panahon ng pandemya, talaga namang hirap. Gulong-gulo tayong lahat. Ngayon, ay inaakusahan nila ng mga alumalya daw, si Duque at ang DOH. Okay, okay, nandun ako, ha? Hindi ko sinasabing huwag silang imbestigahan. Tama, no? Kung merong anomalya, imbestigahan. Kung merong kaso, dapat kasuhan. Kaya lang, ang sinasabi ko ito, ito nga, eh yun yung mga maliwanag na meron ng ebidensya, na kagaya ng DAP, no? Kay Noy-Noy, yung DAP na ginamit, pondo ng gobyerno, ng pondo ng taong bayan upang ma-convict si Corona, si Chief Justice Corona, na isinuhol dun sa mga senador upang ma-convict. Yung DAP na yun ay dineclare na ng Supreme Court na illegal and unconstitutional. Pero bakit hanggang ngayon wala pa rin kaso yan? Apat na taon na nakakaraan. Uunahin mo pa ba itong DOH na ito? Ha? Iunahin mo pa yung mga, ano ba naman yan? Yung mga maskara na yan, mga shield na yan? Yan, unahin niyo pa yan. Ikukumpara niyo doon sa daan-daan bilyon yung puterista. Lintikan, nawalang pondo noon, ilanoy niyo. Ang tibay-tibay na ng ebidensya niyan, meron ng desisyon ng Supreme Court. Bakit hanggang ngayon wala pa rin? Wala pa rin kaso. No? Actually, kaibigan ko yung mga nandiyan sa ombudsman, kaya lang naiinis ako sa ganitong bagay, na inuuna pa yung mga maghahanap pa sila ng ebidensya. Eh, samantalang meron ng ebidensya? Yung SAC 44. No, yung support yung maliwanag na ang may pananagutan diyan ay yung si Raulong Noy-Noy Aquino, yung pikinap bobong presidente ng Pilipinas. Bakit hanggang ngayon walang pagkaso yan? Ha? Tatlong taon na yung nakaraapat na taon na, wala pa rin kaso. Samantalang nandiyan ang ebidensya, tapos ngayon itong DOS, iinitan nyo, nagkakagulo pa nga hanggang ngayon. No? Oh, yung kagaya ng Yolanda fans. Yung Yolanda fans, daan-daang milyon, bilyon ang pondo dyan sa pagpapagawa ng mga relocation. Nagawa ba nila Noy-Noy yun? Di ba hindi? Hanggang makarating pa yung president, yung administrasyon ng Presidente Duterte, galit na galit na nga siya, bakit ka hindi pa nagagawa yung mga relocation housing na yan? Asan? Napakarami ng ebidensya dyan. Bakit hindi kinakasuhan ng ombudsman yan? Pag-uunahin mo itong DOS, mga maskara lang, mga laboratory equipments, ikukumpara mo yan, payat yan, no? O, kagaya na lamang nitong dito sa MRT, yung MRT, di ba? Nagkasira-sira yung mga bagod dyan. Gumastos tayo na daan-daang milyon na wala namang nangyari. Yung panahon ni Noy-Noy yan, ang tibay-tibay na lang ebidensya dyan. Pero bakit itong ombudsman uunahin pa yung DOS? Ano, iimbestigahan nyo kung magkano yung maskara?
i-investahin ko magkano yung PPE. Eh siyempre nung panahon na yun, mahal yun. Kasi nga buong mundo bumibili. Lahat ay nagtatawaran. Gusto maunang makakuha ng stock. Siyempre yung presyo niya nagbabago-bago. No? Eh nga, ito talaga na natin na nagkaroon ng anomalya. Eh, maghahanap pa kayo ng ebidensya. Unahin nyo. Unahin nyo yung DAP ni Noynoy. Yung MRT. No? Yung Yolanda. Oh, tsaka diba, yung dredging ng Laguna Lake. Diba? May kontrata na yan. Inumpisahan na nila. Nag-donate pa nga ang Belgian government para lang matuloy yan. Kinansila ni Noynoy. Sapagkat mas gusto ni Noynoy na bumabaha ang Metro Manila. Kaya ayaw niya ipadredging yung Laguna Lake. O ano nangyari? Pinagbayad pa tayo ng International Settlement Court ng 900 million. Bukod pa doon yung nagastos natin sa mga abogado. No? O eh, bakit yan ang hindi kasuhan? No? At ito pa ang pinakamatindi, yung Dayvaxia, isipin nyo naman, 3.8 billion, yun pala, overpriced. At si Noynoy pa mismo nagpunta doon sa Sanofi, doon sa Switzerland, para lamang na makuha yung mga gamot na yan, para lang mabayaran sila. At minadali ang pagbayad, no? Para makabili sila ng Dayvaxia, na it turned out na sa kalaunan, yung palang Dayvaxia ay mali pala. In fact, maraming namatay, mahigit 100 na namatay ng mga bata dyan dahil mali ang Dayvaxia. No, maliwanag na maliwanag yan. Meron na ebidensya. Pero bakit hindi yan ang unahin ng ombudsman? Ang inuuna nila, ano, yung maskara na binila ng DOH, yung mga PPE na binili ng DOH na overpriced daw. Eh kung ikukumpara mo yan doon sa Yolanda, dyan sa Dayvaxia, dyan sa DAP, aba eh, kapiranggot lang yan. Siguro, gakukulak yan kung ikukumpara mo doon. Tapos ngayon yung parang unahin yung na-investiga. Oh, nasa na nga logic niyan. Oh, kaya mga kababayan, talaga namang nakakalambot ng kung totoo siya talaga, eh, hindi ko rin maintindihan itong ating mga ibang mga opisyalis dito sa gobyerno. No? Ang isa pa na gusto ko rin ma-discuss, eh, itong pahapyaw lamang, no, dito sa Rappler, no, itong mga nagsasalita na violation of press freedom daw yan, naku, ang layo-layo yun naman. Eh, merong nagdemanda na private individual, merong sinagasaan ang dignidad ng Rappler, tapos sasabihin nyo violation of press freedom, pambihira, oh. Eh paano na lang yung tao na siniraan, wala bang karapatan na magkaroon ng hustisya yon? No? O kaya yung mga, lalo yung mga artista na mga bugok na wala namang utak, no? Na sasabihin nila violation of press freedom, mga ulol, no? Mga bobo, no? Palibasa, walang laman ang mga utak nyo, no? Et kagaya na lamin ito, et sino ba yun? Yung singer na Lea Salonga, isipin nyo naman, ha? Mga kababayan, sasabihin niya mahirap dumahil ng Pilipinas dahil kasi doon sa nangyari sa Rappler. Ang bihira, oh. So, bagay, ako palagi kong ano to, ha, na si Lea Salonga, hindi naman siya malaki ang, hindi ganun kalaki ang kanyang achievement kung ikukumpara mo kay Charisse Pimpengo. Kasi si Charisse, nagkaroon ng malaking concert sa US, kasama sila David Foster, kasama ang Earth, Wind & Fire, yung mga sila, Neo, yung mga sila Chaka Khan, di ba? Yung mga sikat lahat, ang mga sikat na mga artist sa US ay nakasama ni Charisse Pimpengo sa mga concerts. Eh si Lea Salonga, hindi naman eh, yung Miss Saigon niya, kasi play yun, and it requires an Asian artist, an Asian character, no? Kaya naman siya nakuha doon, not because he is so special. Eh siyempre, ang daming pa nga sumunod sa kanya na pwede rin naman palang gampanan ng Miss Saigon, eh, di ba? Hindi siya ganun ka-special. At saka hindi naman ganun kalaki ang kanyang achievement para magyabang siya ganyan. Eh, mas kung hamak naman na mas malayo ang narating ni Charisse Pimpengo, no? Eh, sayang nga lang at naging Jake Cyrus na siya. Pero pinagpatuloy ni Charisse Pimpengo yung kanyang karir doon sa pagiging artist, international. Yun na talaga international. Kasi biro mo kasama niya sa mga concert yung mga malalaking mga artist ng Amerika, di ba? No?
Eh, si Lea Salonga naman, eh, nakatenga lang naman yun doon sa Miss Saigon. No? Eh, binda siya ron. Eh, kasi Asian. Asian ang karakter na required doon sa ano, sa play na yon. Ay, di ba after her naman, meron pa si Janine Desiderio. In fact nga eh, di ba kinonsider pa nila kuhanin noon din si Regine Velasquez. Kaya lang, mabuti na lamang hindi pumayag si Regine, no? Kasi lalabas nun, parang second fiddle lang siya kay, ano, kay Lea Salonga. Eh, mas magaling naman si Regine Velasquez kumpara naman kay Lea Salonga, no? Kaya, tayo mga kababayan, eh, dapat mag-isip-isip din sila bago sila magsalita ng ganyan. No? Dahil, alam nyo naman, si Larry Gadon, ayaw na bobo. Okay. Thank you for your support. Sige lang. Okay. Ano lang natin? Titingnan natin kung merong magtatanong. Kung may magtatanong, no? Tingnan natin, pipili ako ng comment. Ng comment na may gustong tanungin. Pipili ako ng 2-3. So, tungkol po dun sa live natin ha, hindi kung tungkol kung saan-saan. Oh, yun dyan lang issues dyan sa live. Okay. Ah, ang isa pa lang. Ang isang madalas pa pa na ano, na question. Yan o. Yung bakit daw hanggang ngayon nasa TV on air pa din? Ah, okay. Ah, ipaliwanag ko 'yan ano. Yung binawi sa ABS-CBN ay yung frequency. Yung frequency na binigay sa kanila kasama yung franchise na ibinigay ng NBC. Kung nakapag-broadcast na sila ngayon, yan ay dahil na binobroadcast nila through TV Plus o kaya ay Sky Cable. No? Ngayon nga ay meron silang pag-uusap daw no? sa mga balita na babasa ko na may pag-usap sila sa Signal upang magkaroon sila ng channel sa Signal. Sana ay huwag pumayag ng Signal sapagkat kung ibibigay sa kanila ang operation ng isang channel, eh ibig sabihin nun, broadcasting pa rin yun. So, hindi pa rin yun mag-aayon sa constitutional requirement na kailangan 100% Filipino-owned and operated. No? Kaya kung halimbawa, content lang, halimbawa, yung programa nila, isang programa na singing contest nila, eh ipapalabas nila doon sa Channel 5, okay lang yun. Kasi content provider lang. Pero kung isang buong channel, kukuhanin nila, yun ang kanilang pang gagamitin pang broadcast, wag mula umaga hanggang gabi, eh, broadcasting na yun, iba na yun. No? Ang binawi sa kanila ay yung frequency. So, maliwanag yan, ha? So, kung ang ibig sabihin yun, yung free-to-air TV, halimbawa, pag pinihit mo yung TV mo, na wala kang ginamit na TV Plus, wala kang ginamit na cable, or signal, or satellite, eh, pag napanood mo yung channel 2 na yan, dati, yun yung free-to-air. O, ngayon, wala yan. So, pagka limitado lang sila sa TV Plus at saka sa cable. Okay? Okay. Tapos, isang quick ano lang, yung ano natin sa anti-terror bill. Oo. Yung anti-terror bill na yan, kinakailangan talaga yan. Sapagkat requirement yan ng international community na kailangan ang Pilipinas ay magkaroon na rin ng anti-terror bill. Sapagkat napupuna nila na, at nasaksihan naman natin na napakarami ng terorista dito sa Pilipinas. Eh, mas gugustuhin nyo ba na masubabog ang mga train natin, na may suburin uli sila na isang bayan o siyudad, at kanila itong sunugin at ratratin, at yung bang gusto nyo ba na may mga pakidnap pa ng mga opisyal dyan? Gusto niya para lamang na pasabugin ng mga public buildings? Mas gugustuhin nyo ba yung terorismo kesa yung magkaroon tayo ng isang batas anti-terror bill? Yung mga nagsasabi ng mga tutol dyan, eh takot lang yan kasi siguro komunista sila at saka yung mga liberal party. Kasi palibasa, yung liberal party kasabwat yan ng mga komunista. Kaya silang nagngangak-ngak ng ganyan. No? Pero ang anti-terror bill ay kinakailangan natin. Hindi nangangahulugan ito na walang proteksyon
ang Bill of Rights ng ating mga kababayan. Protektado yan. Ang meron lang maaapektuhan dyan ay yung mga terorista lamang at itong mga komunista. Gugustuhin nyo ba yung mga anak ninyo ay ma-recruit ng mga NPA? Ha? O kita nyo yung ibang nang na-recruit ng mga NPA? Ha? O di ba? O mga patay na. Oo. O hindi sila mamatay, eh sila papatayin. No? O ano daw yung masasabi mo na sinabi daw ni Justice Carpio ba to na nagpasa ang anti-terror bill, worse pa daw sa martial law? Eh, alam niyo, sabi ni Melvin. Hindi ko mismo narinig yun, pero nabalitaan ko rin yun. Alam niyo kasi yan si Justice Carpio, sobra ang sama ng loob niyan sa Duterte administration. Kasi hindi siya na-appoint na Chief Justice. No? At kaya din ang palayang daldal niya dyan sa South China Sea. No? Kasi nga, dahil hindi siya ina-appoint na Chief Justice. No? Ilang beses na siyang nilaktawan. Eh kasi nga, hindi naman siya most qualified. Oh. At yung sinasabi nila ng most senior, kalokohan yun. Ang pinaka-senior sa kanila at that time na matanggal si Attorney Sereno, si Attorney Sereno, no? Nung matanggal yun, ang pinaka- talagang senior sa kanila ay si Chief Justice Teresita De Castro. Kasi si Justice De Castro nakapagsilbihan na siya sa judikatura ng mahigit 43 years. Oh, 43 years. Eh si ano naman, si Justice Tony Carpio naman ay nung time na yun ay 19 years lamang. So napakalayo. Oh, ito pa. Nung sumunod na mag-retire si Chief Justice Tess De Castro, ang sumunod ay si Justice Bersamin bilang Chief Justice. Bakit? Kasi naman, 34 years na siya sa judikatura. Eh, ikukumpara mo naman kay Justice Carpio, 19 years, no? O. Tapos sumunod kay Justice Bersamin, sino sumunod na Chief Justice? Si Chief Justice Dado Peralta. Kasi si Chief Justice Dado Peralta ay 32 years na mahigit sa judiciary. Eh si Justice Carpio naman ay 19 years lamang o 20 years. O di ba ang layo, when it comes to seniority, eh mas senior naman yung tatlo kaysa sa kanya. Okay. Okay. So maraming salamat po sa panonood. O maraming salamat. Mga katropa, huwag niyong kakalimutan, i-share ito at sabihan niyo yung inyong mga kasama na i-share din. At ang isa sa pinaka-importante dito, panahon na talaga upang makawala tayo sa pagiging brainwashed at indoctrinated. Paliwanagan niyo yung inyong mga kapatid, yung inyong mga kamag-anak, yung inyong pamilya at inyong mga kaibigan. Paliwanagan niyo sila sa naging sanhi ng pagkasira ng ating bansa dyan sa EDSA 1 na yan, na kagagawan ng mga Aquino, kagagawan ng mga Aquino, Liberal Party at ng mga komunista. No? Pagpaliwanagan nyo sila. Huwag kamo silang maniwala doon sa mga paninira ng ABS-CBN na masama si Marcos, na marami siyang violation ng human rights kanya. Puro propaganda lang nila yan upang hindi mapunay yung panluloko ng mga Aquino. No? Oh? From 1986, naghihirap ang Pilipinas dahil yan sa mga Aquino na yan, dahil yan sa EDSA 1 na yan. No? Yung mga lintik na EDSA 1 na yan. Kaya yung mga ninyaniwala dyan sa EDSA 1 na yan, mga revolution na yan, mga tanga at mga bobo. Saksakan ng mga tanga at mga bobo yung mga naniniwala sa EDSA 1 na yan. At yan sa mga Aquino-Aquino ng mga putang inang yan, yung mga naniniwala dyan ay mga gago, mga ulul, mga luko-luko, mga siraulo, mga putang ina nyo, no? Yung mga naniniwala dyan sa mga EDSA 1, mga Aquino-Aquino, mga putang ina nyo, mga hayop kayo. Kayo ang dahilan kung bakit nagkadahirap-hirap ang Pilipinas. No? Mga putang ina nyo. O maraming salamat kay Dennis Mendoza dito sa... Maraming salamat, Dennis, dito sa iyong figurine. Hanapin niyo siya. Huwag maging bobo! Ang dami kasi nagtatanong saan daw makakahanap niyan. So, ito ay ibinigay lang rin sa akin ni Dennis sa Mendoza, isa kong supporter na nasalubong namin sa doon sa isang mall at talaga namang nagsabi siya na meron siya ibibigay nito. Kaya
nakakatuwa, no? Maraming salamat. At maraming salamat din sa inyo, mga nakikinig. At lalo na yung mga nandiyan sa Dubai, no, sa Riyadh, sa nababasa ko hanggang pati sa France, may nakikinig sa atin hanggang sa Singapore, Japan. No, sa Japan. Maraming salamat Canada, sa Canada, Netherlands, oo, lahat. Maraming salamat. At alam niyo naman, ako, hanggat maaari, gusto mong magpaliwanag sa pinakasimpleng paraan. No? At yung maliwanag na maliwanag na ganyan. Kaya mga kababayan, ano ang role na pwede niyong gawin? Dapat ipaliwanag niyo sa inyong mga kapamilya, inyong mga kamag-anak, sa inyong mga kaibigan, ang mga pangyayaring ito na kung bakit naghirap ang Pilipinas dahil sa EDSA 1 at sa mga Aquino. At hindi totoo na masamang tao si Presidente Marcos. Ngayon, lumalabas ang katotohanan na napakaganda pala ng mga pinagawa ni Presidente Marcos. Kagaya nito, nagka-COVID. O, sino ba nagpagawa ng RITM? O, di ba si Marcos? Sino nagpagawa ng heart center, ng lung center, ng kidney center? Lahat yan ginamit sa pandemya na to. Sino nagpalaki ng PGH? Si Marcos. Sino nagpalaki ng iba pa mga hospital? Sino nagpagawa? Lahat yan, si Marcos. Yung mga highways natin, no? Sino nagpagawa yan? Si Marcos, in-improve lang ni Gloria. O, at ni Presidente Duterte. No? Kaya ngayon, dapat huwag na tayo magpaloko sa mga propaganda ng ABS-CBN. Diyan sa mga propaganda ng mga Aquino-Aquino, mga peke ng mga hero. No? Yung mga naniniwala dyan ay mga bobo at mga tanga. Mga bobo, mga tanga, mga naniniwala sa mga Aquino-Aquino. Huwag niya iboto yung mga yan. Lalo na yung mga liberal party, mga kasabwat ng mga komunista, yung mga putang inang yan. Kaya huwag niyo iboto. Pagka kandidato, liberal party, burahin niyo agad. Huwag niyo iboto yung mga putang inang yan. Dahil yan, mga komunista yung mga putang, kasabwat yan ng mga komunista. Okay. Bye-bye. Hong Kong, maraming salamat. I-share nyo na i-share ito, ha. Okay.